Sniper Gaming naman tayo at dahil kababalik lang natin galing bakasyon, resume po natin on Monday. Sa mga mag-walk-in po sa powder coating, punta lang po kayo anytime. Dahil back to basic na po ang operation natin dito sa Polworks Hydrographics. Pero bago yan, i-flex na muna natin itong project natin na to. Heto nga pala yung itsura ng unit ni Bossing nang dumating sa atin at si Bossing from Pampanga pa. At makikita nyo naman sa unit ni Bossing na talagang sariwang-sariwa pa yung unit niya. At dahil ayaw daw palitan ni Bossing yung mags niya, ipapapowder coat na lang daw niya dahil iba rin daw talaga yung tibay ng stock. Kaya eto, kinalas na agad ni Boss Rodel yung mags ni Bossing. Pagkatapos tanggalin yung mga sticker, syempre kailangan muna natin hugasan yan bago natin i-sandblast. Mabuti na lang may sandblast tayo that time dahil naubusan tayo ng magic stripper natin. At mabuti na lang, stock color tong mags ni Bossing. Napakadali lang bakbakin nito dahil napakanipis lang. Pero mas mapapabilis sana tayo kung may magic stripper dahil pagkatapos natin i-strip yun, konti na lang yung gagawin nating sandblasting para lang kumapit yung ating powder at masigurado natin pati yung mga singit-singit, matanggal natin yung mga natitirang pintura. At pagkatapos si sandblast, eto na, napakalinis, di ba? Pinapakita ko stage by stage yung mga nangyayari dito sa mga unit nila Bossing or mga unit na ginagawa dito sa shop natin para makita at ma-evalue ng ating mga client na sulit talaga yung mga proseso na ginagawa natin sa mga unit nila. Iba pa din kasi talaga na may babalik-balikan ka na video kagaya nito at may remembrance ka din sa dating itsura ng iyong unit. So sa madaling salita, ang benefit sa ating mga client ng video na ginagawa natin na to, nakikita at pinapakita natin, pinapahalagahan natin talaga yung mga pagdayo nila at benefits naman sa kapwa ko nagpa-powder coat para mas tumaas yung value natin sa market dahil hindi biro talaga mag-invest ng mga ganitong equipment, lalong-lalo na yung skill na meron tayo. Medyo napahaba na yung kwento natin at eto, tapos na yung project natin mga kadip. At makikita nyo naman yung pati yung mga singit-singit niya, nalagyan na rin natin ng kulay yan at hindi yan makakaligtas sa ating mga mata upang malagyan ng kulay. At yung part na kahit hindi na nakikita, nilagyan na rin natin ng kulay para solid na solid talaga. At nang i-install na nga natin yung gulong ni Bossing, nandito sila, all goods daw yung kinalabasan ng project natin na to. Siyempre, mas maganda yan makita sa unit mismo ni Bossing. Ayun, no? Pinakapit na. Boss, okay naman. Solid. Solid. Umaga yun, di ba? Sabi ko sa'yo, umaga yun eh. Ayan sila, madam. Hello po. Taga saan sila, madam? Pampanga, Mapalakat. Mapalakat, Pampanga pa, layo. So sila, Bossing. Ay, talaga dito, magaling to eh. Ay, hindi naman po. Nakausap ko na po before si... Si Red Bustamante. So ang dinala nilang unit, itong Sniper 1.5. Pero ito yung tinanong niya sa amin, no? So ayan, kinakabit pa, mamaya na natin interviewin si madam pag tapos na. So sir, tapos na yung project natin. Pangalan pala ni sir ulit? Lemar. Si Boss Lemar, taga saan? Mabalakat, Pampanga, no? Pampanga pa. So ayan yung motor mo sir. Pinowder coat natin sir. Kung i-rate mo yung powder coat natin, 1 to 10. Big. okay sa akin. 10 ba? 10? Pumasok sa 10. Yun, maraming salamat. Baka may gustong shoutout na mga tropa natin dyan. Or business. Shoutout sa mga sa sniper na kagrupo namin. Okay. Yan, si madam. Vlogger din yung ano niya. Ayun, BSRC. At saka yung... YSCP. Tapos mga kasama ko sa office. Yan. Boss, maraming salamat. Big shoutout kay Red Bustamante. Yon, salamat sa pagdayo, Boss. Ingat po kayo. Magaling to. Yan, ano pa? Promise, 10 over 10. 10 over 10. Madam, maraming salamat. 100. Yan, ingat po. Yan, naroon si madam. Ganun lang ka-basic na tapos yung project natin ni Bossing. At maraming salamat po sa pagdayo at sa mga nanood. Salamat din! Kita kits next vlog! To God be the glory!